Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiserang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sa pagpapatuloy ng viral scandal sa tahanan ng pamilya Ramones, ay patuloy na nagagalit itong si Audrey sa kanyang anak. Tanong niya ay kung mukha nga raw ba siyang nakakaawa, bago nga raw siya pagtawanan nito, ay marapat lamang na tignan niya muna ang kanyang sarili. Tanong ni Audrey sa kanyang anak, ano nga raw bang nangyari sa kanya? Pinag-aral nga raw nila ito sa mamahaling paaralan tulad ng pinapangarap ng ibang tao. Pero nasaan nga raw ito ngayon? Wala. Harapang sinabi ni Audrey sa kanyang anak na isa lamang daw malaking disappointment ito sa kanila. Tila natulala naman itong si Raven matapos itong sabihin ng kanyang ina. Nag-flashback sa kanyang isipan ang mga panlalait na sinasabi ng kanyang nanay noon pa. Mula sa kanyang pagkakayoko ay matapang na hinarap ni Raven ang kanyang mami Audrey. Galit na sinabi nito na kung hindi nga raw siya mataba ay bloated ang tingin sa kanya. Kung hindi naman ay isang chip o kaya naman daw ay ugly. Kung hindi nga raw siya smart ay tatawagin nga raw siya nitong immature. Naiiyak na sinabi ni Raven na lahat na nga lang daw ba ng ginagawa niya ay mali? Lagi na lang daw ba siyang mali? Bakit daw ba palagi na lang siya ang nakikita? Dahil daw ba hindi nito makonfront ang kanyang daddy? Yun nga raw bang dahilan? Nagalit naman itong si Audrey. Wika niya, "How dare you talk to me that way? How dare I?" Sagot ni Raven. Noon pa nga raw niya dapat pinagtanggol ang kanyang sarili. Pinaramdam nga raw sa kanya ng kanyang nanay na napakaliit niyang tao na hindi siya mahalaga. Pero masyado pa nga raw siyang bata noon para ma-realize na hindi nga raw siya talagang may kasalanan. Sa pagkakataong ito ay nagkakaiyakan na nga ang mag-ina habang itong si Troy ay dumating na nga mula sa kanyang trabaho. Nakita ni Troy na nag-aaway ang kanyang mag-ina at sinabi ni Raven na si Audrey nga daw ang maliit at walang kwenta. Pero hinayaan daw ng kanyang mami na maramdaman niya ang lahat ng mga ito dahil gusto nga lang daw niya ng karamay. Sa labis na galit ni Audrey ay hindi niya na nakontrol ang kanyang sarili at hindi nga ito nagdalawang isip na sampalin si Raven. Nang makita ito ni Troy ay napasigaw nga siya. Agad niyang sinigaw ang pangalan ng kanyang asawa at pumagit na nga siya sa pagitan ng dalawa. Wika niya, wag na wag nga raw nitong sasaktan ang kanyang anak. Ngunit imbis na matuwa si Raven sa ginawang pagtatanggol ng kanyang daddy, ay nagalit rin ito sa kanyang ama. Wika nito, pareho lamang daw silang dalawa, pareho silang walang pakialam sa kanya. Galit na sinabi ni Audrey, "See, tignan mo kung gaano kabastos yung anak mo, bastos ka." Habang nagsisisigaw ang kanyang ina, ay mas pinili ni Raven na pumasok na lamang sa loob ng kanyang kwarto. Samantala, hindi rin naman magpapatinag itong si Mayor Troy dahil habang sumisigaw itong si Audrey, ay nagtataas na nga rin siya ng boses upang patigilin lamang ang kanyang asawa. Sa loob ng kwarto ni Audrey, ay pilit nitong pinaparelax ang kanyang sarili. Ngunit bigla namang pumasok doon ang kanyang mister na si Troy. Binalita niya na umalis nga raw si Raven sa kanilang tahanan at nagtungo nga raw ito sa kanyang opisina. Tinawagan na nga raw ni Mayor Troy ang sekretary ni Raven upang samahan nga raw niya ito magdamag. Sagot naman ni Audrey, "Hayaan mo siya para nga daw ma-realize ng kanilang anak kung gaano kabastos ang kanyang bibig." Pagbabanta naman ni Mayor Troy, wag na wag na nga raw sasaktan pa ni Audrey ang kanyang anak dahil kung uulitin niya nga raw ito, "Ano? Sasaktan mo rin ako?" Matapang na sagot ni Audrey. Sambit naman ni Troy, alam naman daw ni Audrey na hindi niya kayang gawin yun sa kanya. Siyempre, hindi nga raw yun kayang gawin ni Troy sapagkat isa nga raw siyang perfect husband. Hinding-hindi nga raw siya sasaktan nito physically, kundi sa isip at sa puso lamang. Sagot naman ni Troy, kahit napakarami nga raw nilang problemang pinagdaanan, ay mas pinili nga raw niya na mag-stay. Nag-stay nga raw siya sapagkat gusto nga raw niyang maramdaman ang kanilang anak na si Audrey na meron siyang kumpletong pamilya. Para nga raw sana masigurado na naroroon silang dalawa upang protektahan ang kanilang anak. Pero ano nga daw bang ginawa ni Audrey? Pinagbuhatan nga raw niya ng kamay ang kanilang anak. Ginagawa nga raw niyang miserable itong si Raven. Sumbat ni Audrey, ano nga raw ba yung ginawa noon ni Troy? Hindi ba't nang babae nga raw siya? Sa tingin daw ba niya hindi ito nakadagdag sa miserableng buhay ngayon ni Raven? Umiiyak na sinabi ni Audrey na wag na nga raw silang maglokohan pa sapagkat hindi naman daw nagstay para sa kanila si Troy. Nagstay lamang daw ito dahil kailangan nga niya sila. Para nga lang daw ito sa image ni Troy, para sa kapangyarihan, para sa politika. At madalas nga raw nitong sinasabi sa kanya na kinamumuhian ni Troy ang kanyang papa
pero alam naman daw nilang pareho na magkaugali at pareho lamang sila. Ambisyon nga rin daw ito ni Troy. Pareho lamang daw silang manggagamit. Pilit na pinababawi ni Troy ang mga sinabi ni Audrey sapagkat hindi nga raw ito totoo. Ngunit imbis na sumunod sa kanyang kanyang asawa, ay sinigawan niya nga ito at pinalalabas ng kanyang kwarto. At dito na nga po nagtatapos ang ating part 3. Don't forget to subscribe mga kaibigan para sa part 4.